Alright, so welcome sa story time and salamat dito sa tanong mo anonymous, kaya natin to gagawin. No? So what made you decide to become a financial planner, businessman from finishing engineering nung college, and ano po yung turning point? How was the transition and salamat po. So unang-una, I am a civil engineering graduate. I am actually a board passer, so civil engineer ako. Pero matagal ko nang hindi ni-renew yung PRC license ko. And nung college ako, I didn't imagine myself that I will be a financial planner. In fact, nung nagka-college ako and up until the time na nagtrabaho ako, ang vision ko talaga sa sarili ko ay maging engineer. And ang iniisip ko noon ay meron akong sariling opisina. Probably in the future, I will be putting up my own construction firm and I will pursue yung career as a civil engineer. Ang nangyari, nung nagtatrabaho ako, I slowly felt na hindi ako cut out for the corporate world. Madalas akong malate sa pagpasok, so may memo ako ng late. Tapos feeling ko parang hindi ako talaga comfortable sa opisina. Medyo restless ako. I think I wanted to have more control of my time. And ang naging goal ko rin talaga noon ay medyo nainip ako. Gusto ko tumaas kagad yung sweldo ko. Kasi syempre sa corporate world, especially sa engineering, kailangan you have to pay your dues. Kailangan magsimula ka sa baba, tapos you slowly climb your way up the corporate ladder. Pero nagmamadali ako noon. So doon ko naisip na siguro maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Mayroon akong friend na IT na nagtatrabaho sa Singapore as a systems developer, systems analyst. And sabi niya, pwede ka naman mag-transition towards being a systems analyst since mahilig din ako sa computer noon at saka nagpo-program na rin ako noon. And nag-self-study ako para mag-transition ako to becoming a systems analyst so that I can apply for a job sa Singapore at doon ako magtatrabaho. Kasi nga, ang pinaka-goal ko noon ay dumami yung pera ko, yumaman. So nung sinabi sa akin ng friend ko na kailangan mo ng experience para ka makapag-apply abroad, sinabi ko na sige, mag-freelance muna ako. So nag-freelance systems developer ako, naging freelance programmer ako, and nag-reach out ako sa mga friends ko na graduate ng ComSci na nag-freelance, and I asked them na mag-outsource sa akin ng ibang mga modules nila para meron akong kinikita. At the same time, I will be able to gain the experience sa pagpo-program sa mga iba't ibang mga languages and maging familiar ako sa mga iba't ibang back-end and databases noon. However, after around a year of doing freelancing, nakita ko or napansin ko na yung kinikita ko sa pagiging freelance programmer ay kasing laki na and minsan mas malaki pa dun sa kinikita ko na sa trabaho ko, sa sweldo ko as an engineer, as an employee sa corporate world. And nung nakapag-close ako ng malaking project, well, not really a project, but I became part of a 9-month freelancing software development project. Sinabi ko na ito na siguro yung sign na pwede ako mag-resign. Okay? Ito na yung hinihintay ko na opportunity na makapag-resign sa corporate world and become a freelancer. Kasi kung kasing laki nung sweldo ko yung kinikita ko sa pagiging freelance programmer, what more pag ginawa kong full-time, naging full-time freelancer ako, naging full-time systems analyst ako. So yun yung ginawa ko. However, habang nagtatrabaho ako as a freelance programmer, na-miss ko din yung regular na sweldo. Kasi ganun pag freelancer ka, 'di ba? Usually may down payment, tapos may progress billing lang. Minsan pag hindi mo natapos, wala kang pera, tapos pag may mga buwan na wala kang kliyente, wala ka ring kita. So na-miss ko yung meron akong regular na sweldo and ayoko naman bumalik sa pagiging employee. So ang next transition ko is magtayo ng negosyo. At least kung meron akong negosyo, meron akong monthly na income, meron akong dividends, meron akong profits from the business without me being tied inside the corporate world. So, mas nauna akong maging negosyante before maging financial planner. So, I became an entrepreneur. I put up a business to complement my freelancing activities. And then, later on, napansin ko na mas malaki na yung kinikita ko dun sa negosyo ko. Nag-put up ako ng internet cafe. That was my very first
official business kasi marami na akong tinay yung racket noon. So my first registered business talaga was a computer shop, an internet cafe. And swerte ko dahil naabutan ko yung pagsikat ng Ragnarok at saka Dota. And I earned a lot from my business na na-realize ko, mas okay tong business kasi hindi ako tumatambay dun sa business, pero kumikita ko ng malaki. Dito sa freelancing ko, malaki yung kinikita ko, pero pagod ako kasi nagpo-program ako buong araw. And that's when I decided na I will take less freelancing projects and I will focus more on growing the business. So nung mga panahon na to, this is around 2007, napansin nung mga friends ko nung college, nung high school, mga kaibigan ko sa village namin na, wow, buti pa daw ako ay meron na akong negosyo. And they kept on asking me, paano ko ginawa? How did I transition from being an employee to becoming an entrepreneur? So paulit-ulit kong kinikwento sa mga kaibigan ko. And meron akong office mate dati na sinabi sa akin na, instead na kinikwento mo yan sa amin, siguro mas maganda kung isusulat mo siya, gumawa ka ng blog. And it was in 2007 when my blog, Ready to Be Rich, was born. And doon ko sa blog ko, kinuwento lahat ng mga nadaanan kong challenges and all the lessons that I've learned from being an employee towards becoming an entrepreneur. And doon sa pagkikwento ko, na-realize ko na a very big part of my transition was learning personal finance. So, hindi magiging possible yung transition ko from being an employee to being a freelancer to being an entrepreneur kung hindi ko pinag-aralan yung tamang pag-manage ng pera ko. So personal finance was a big part of my success, I would say. And that's why yung blog ko, a lot of the articles that I eventually wrote in there were about personal finance. So syempre blog siya, anyone can read about it. And slowly, people started messaging me, started asking me for financial advice. And sinabi ko sa sarili ko, ang kapal naman ng mukha ko, magbibigay ako ng financial advice, eh wala naman akong credentials, di ba? So that's when I discovered yung Registered Financial Planner Institute. And I enrolled in the program and I became an RFP in 2012, if I remember it right. So I've been writing my blog for 5 years already when I decided to pursue and see what I can do with this career as a financial planner. So nung nag-enroll ako sa RFP program and I became certified as a registered financial planner, nagkaroon na ako ngayon ng excuse na maningil sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa pera. So I did some consultation. And of course, I still continued my advocacy of providing free financial education sa blog ko. And through the years, syempre, nagkaroon tayo ng mga iba't ibang channels. And nandito tayo ngayon, nanonood ng live stream. But of course, I had my Facebook page for several years already. And that's how I became a financial planner right now. I did not decide on it. I guess the opportunity came in front of me and I just seized it. It was never planned, I would say. Which also means, honestly, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko for the next several years. I believe na tayo, we all have different passions. We can live different kinds of lifestyle. Ibig sabihin, ngayon financial planner ako, hindi natin alam, baka mamaya next year, maisipan kong mag-artista. Joke lang, 'di ba? Pero I could pursue another career next year and that's okay. I've met people na iniisip nila kung ano yung ginagawa nila ngayon. Siguro kung nag-enjoy ka, dapat ito na yung gagawin ko for the rest of my life. Hindi ganun yung mindset ko. Para sa akin, we all have the freedom to change our minds, to pursue other interests, to pursue other career. As long as you have the passion for it, the purpose would later come out if you're pursuing your passion. So for now, I can say that I am enjoying being a financial planner. Is this something that I will do for the rest of my life? I cannot say. I don't know.
I might pursue another career, I might do some other things in the future, but for now, you can expect na ito muna yung gagawin ko for the next several years. So, yun ang ating story time. Maraming salamat, Anonymous. And I think, I'm not sure, parang meron na rin akong podcast episode na kinuwento ko yon. So, mas mahaba yung kwento ko doon. You can check out yung aking podcast, the 80%, to know more about yung story ko on how I transitioned.